the importance of studying the Bible. Bakit mahalagang pinag-aaralan ng Bible? Nasaan na tayo? It is the treasure chest of the wisdom, inspiration that guided the generations before. Well, that's true. According to Lawrence Bode, it is the inspiration, that the treasure. The treasure chest of the wisdom and the inspiration that guided the generations before us. Look at the history of even United States. Ano, mga tumakas yan sa Britanya eh, na naghanap ng kalayaan religiously. And they believe na anong tinayo nila yung bansa nila, ang nakalagay, this nation is founded in the Word of God. Kaya nakalagay sa pera nila, in God with us. That's supreme. Kaya lang ngayon, inaalis na nila yung prayer, bawal na mag-pray publicly. Diba? Inalis nila yung mga ganun, inalis nila yung Bible. So look what is happening in United States also. Maraming bansa, tignan nyo po ang ano, tignan nyo ang mga bansang mayayaman, naging gabay nila ang Bible, yung pagpapahalaga sa... Well, nung nasa England ako, tumira din ako sa England eh, bago ako nagtumira sa Switzerland at saka dyan sa France, sa Paris. Pag ikot-ikot ako dyan sa Europe. Napapanood ko noon sa, pag nanonood ako ng news sa England, paggabi nanonood akong news, may mga bansa sa Europe na bawal, pwede kang magtinda ng sex. You are allowed to sell sex. Pero bawal bumili. So, ibig sabihin, ang ina-apprehend ng police, yung bumibili. Hindi pwedeng hulihin yung nagbebenta na prostitute. Ang pwedeng hulihin, yung bumibili. Imagine yung wisdom na gano'n, ano, na medyo kakaiba. Pero, tignan nyo yung mga bansa na tinake ang Bible as part of their, ano, as a guide in their human existence. Tignan nyo lahat ng, ano, kahit sa Europe. Ang problema lang, dito sa Asia, no, Philippines is the only Christian nation. Bakit tayo nagkaganito? So there's something wrong na dapat ayusin sa atin. Lalo na tayo mga nasa evangelical community. Paano pagyayamanin yung ating buhay? Yung faith should make us responsible individuals. I-take natin yung mga ethics nila, Calvin, na pag Christian ka, ang turo ng Bible, you take the Bible ethics na you should be a good laborer. You should be an honest worker. Hindi pwedeng yung faith mo ay pangtapal mo sa ibang bagay. Dapat, lagi mong tatandaan, yung trabaho mo, that is one way of worshiping God. Kaya sa Switzerland, na-influence niya ni John Calvin, pag gumagawa sila ng relo, tinuruan sila ni Calvin na, do it as if you are worshiping God. So do your best. So, ginawa nila yung Bible, pinaka-influence sa kanilang mga pananaw at sa kanilang mga ginagawa. Let's take it this way. Na tayo mga Christian who are reading the Bible, don't just read the Bible. Let us take lessons from the Bible that will make us responsible individuals. Better people. Na nag-iisip ng maganda, dapat may influensya dito ang Bible, di ba? Kasi normally, ang free spirituality daw natin, that we, as we read the Bible and as we study the Bible, we develop what? Scholarship of the head. The Bible should make our mind, our brain better. Mag-contain ito ng maraming kaalaman na maayos at para sa ikakabuti ng ating pagkatao at ng ating sosyudad, ng ating society. And that is very important for us to develop the scholarship. Three spirituality ito, no? Scholarship of the head, and then spirituality of the heart. This one normally what you know, the head, and this one, who you are.
That's important. Spirituality of the heart. That is important. Coming from the Bible, we need to develop a better brain, a better mind. Isang tao talaga na nag-iisip. Sabi ni Immanuel Kant, hindi pwedeng lagi tayong nakikinig sa dikta ng iba. An immature person is the one who lives according to the dictates of others. And that is, that person is in need of tutor. Ay, pedagogos. Diba? We need freedom. We need freedom from here. We need to develop a better brain, a better mind, coming from the Bible. Treasure chest kasi ang Bible. And then we need to develop a better being. Yung pagkatao. The Bible should make us honest people. The world is full of what? Deception. Di ba? Punta ka sa palengke. Ang kiluhan pa ba sa palengke? Normal? As Christians who adapt, the most important is we need to practice the Bible, the teaching of the Bible. Hindi pwedeng Bible tapos nandadaya. Pinamumuhay pa rin ang pandaraya. No. So, ibig sabihin ng Bible, pag naging Christian ka na, na-convert ka sa Christianity, you have to stop what is evil. Kasi sabi yun ni Jesus eh, sabi nung nila John the Baptist, di ba? Sa Luke, anong gagawin namin? Pigilan niyo ang pandaraya. Sabi ng mga sundalo, kami, ano ba ang gagawin namin? Tigilan nyo ang extortion. At huwag kayong nananakot. Lumapit yung mga taga-BIR. Mga ano doon, mga tax collector. Sabi, kami, anong gagawin namin? Tigilan nyo ang sobrang paniningil. Di ba? Diyan, ako global. Nakatira ako sa Acacia Estate, sa part ng Taguig. Misa na ikot ako dun sa isang lugar, tinatanong ko sa tao, ba't ang laki po ng bahay na yan? Bahay po ba yan? Kala ko kasi munisipyo eh. Ay, bahay po. Kanino po yan? Napakalaki naman. Ay, pastor, taga-BIR yan. Ba't pag taga-BIR, lumayo-layo ka pa, ito, ang laki din po. Kanino po yan? Ay, taga-custom yan, pastor. Wala namang minamasama. Pero bakit nga ba dito sa Philippine setting, pag taga-custom, pag taga-BIR, hindi ko nilalahat. Meron pa rin mabuting puso dyan. Generalization is not good, di ba? Alam ko may mga simpleng taga-BIR at may mga simpleng buhay pa rin na taga-custom. Pero laging known sila saan. Kahit ang mga presidente natin, nagsasabi na, yung mga departamentong ito, laging vulnerable at nangunguna sa record ng corruption. It means, when we study the Bible, we should develop good heart. We develop a being. Ito, yung pagkatao, ang mahalaga, no? So, who you are. At ito, legend na ito na ngayon na ginagamit sa maraming kwalifikasyon kung nag-a-apply ka ng trabaho. So, yung scholarship of the head, what you know, spirituality of the heart, who you are. And then, the last is, the what? Skillfulness of the hands. Skillfulness of the hands. Dapat skillful tayo, ano, mga Christians. Dapat habang inaaral natin ng Bible, nadidevelop yung ating skill. Dahil mandato ito sa atin. Hindi pwedeng aral ng aral, wang natututunan. Di ba? It's good na ang Pilipino kaya gustong-gusto sa Saudi, sa Middle East. Kasi pag kumuha sila ng driver, kaya ding mag, karpentero. Di ba? Kaya ding mag-plumber. At pwede pa rin, pag walang ginagawa, gardener. Kaya gusto nila eh, multitask daw ang Pilipino, kayang magtrabaho ng iba-iba. Ang problema lang, nare-rape yung mga kababaihan. At iyon, ako, so kung tatanungin niyo ako sa puso ko, dapat dumating sa time na matigil na ang pagpapadala natin ng alipin. Let us improve our nation. We should pray and we should do our best to stop sending domestic helpers to the Middle East and other countries. We should dream for that. Let us use the Bible. Let us develop our Filipino people into a more progressive and productive community. How? Let us teach to them the teaching of the Bible. We should be honest. We should be honest people. We should be honest in our doings. It tells us who you are. Kaya mahalaga yung honesty. Mahalaga dinidevelop ito. Magandang pagkatao.
magandang kaisipan, mayamang kaisipan, magandang puso, at mayaman at makabuluhang kamay. Di ba? Skillfulness. Na dapat tayo mga Bible teachers should be skillful. And we need to do that. We need to be part of it. I myself, ako, ang dami kong trabaho. Nagpakilala ako sa inyo kanina. President nga ako ng tatlong institution. But, kailangan eh. Kailangan nating gawing meaningful at saka productive yung ating buhay. Why the Bible was considered to be by many Christian countries as the treasure chest of wisdom of the generations before us? Because they took the Bible as their primary guide. Ganun din ang gawin natin. Okay? May question ba kayo dito sa tatlong triple SH na to? She? Spirituality of the heart, skillfulness of the hands, and of course, magsisimula yan doon sa scholarship ng head. Basa-basa, mga leaders kayo, mga either leader kayo ng school or church, you keep on reading. Isang napansin ko yan, pagsasakay ako ng train mula Geneva papuntang Paris, train lang naman talaga yan, at you will enjoy the train coming from Geneva to Paris. That is 2 to 3, 2.5 to 3 hours, depende sa hinto-hinto ng train. Kahit sa aeroplano, napansin ko yan, yung mga Americans, mga Japanese, Singaporeans, European, pag upo sa aeroplano, pag upo sa train, flat na, umaandar na, kuha ng libro, basa. Di ba? Yung mga Pilipino, kwentuhan talaga. Saan? Damakmak na kwentuhan. walang patumangga. nung nasa Oxford ako eh, nagutom ako kahanap ng Oxford Center. Nagpunta muna ako McDonald. Pagpasok ko ng McDonald, may napakaingay na table, mga Cebuano. Naiintindihan ko yung term eh, kaya lumapit ako, mga Pilipino kayo. No? Opo. Sila yung pinakamaingay na table. Ganun talaga ang parang ano, sabi mong, ang pagyamanin natin ito, ito, tsaka ito. May mga tatlong kategory daw yan. When people talks about ideas, they are the best kind of people. When people talk about materials, they are the second. But the lowest type of people, the lowest type of brain, is the people who talk about people. Chismose. Chismose. So let's talk about ideas. Let's talk about ano. Wag pag-usapan yung kapwa. Yan sila. Pagyamanin natin ito, ito, at saka ito. That's part of the teaching of the Bible. Let your hand be meaningful. Katulad ng langgam, sabi ng Proverbs, pagyamanin ninyo, mag-isip kayo mabuti para ang langgam daw ay nag-iimbak sa tag-ulan, sa tag-araw, para pag tag-ulan, pwede silang hindi lumabas. Di ba? Yung daga, walang iniimbak yan, ubus-ubus. Kaya kung some of you, ako, 48 na ako mga kapatid, some of you who are teachers, huwag niyang ubusin yung sweldo niyo. Yeah, practically, tabi-tabi nyo yan. Para may kasabihan tayo Pilipino, pag may sinuksok, may mandurukot. May mandurukot. Yun, pag may sinuksok, may madudukot. Practical yan, di ba? Ang hirap kaya walang pera. Yung naranasan mong maihihi ka na, wala kang panggastos, wala kang... That's because of, we were not taught nung bata tayo na mahalaga pala yung nagsisave ka pa unti-unti. At hinahanda mo din ang future. Kasi yan ang common failure ng evangelical, di ba? Sino po dito pupunta na sa langit? Taas lahat yun. Di ba? Sino po gustong pumunta na? Wala, huwag tataas daw kamay dyan. I tell you, gusto pa talaga dito. So, be practical in your, in taking the Bible. There are things that we need to practice. Kasi kung ang pag-aaral natin ng Bible, hindi natin ilalagay sa practice, there's something wrong. There's something wrong. We need to learn and put it into practice to make us a better person with good heart, good head, and good hands. Para medyo meaningful ang ating buhay. Sino ba dito mga nanay na? Naranasan niyo ba minsan may sakit yung anak tapos walang kapera-pera? Hirap, di ba? Ako din, ganyan naranasan ko yan. Napakahirap ng pinagmulang ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, there was a time na hinika yung wife ko, karga-karga ko, wala pa akong sasakyan.
Inapaka ko yung taxi, ayaw ako isa kay. Siguro kala mamamatay dun sa taxi niya. Nung nadala ko siya sa ospital, I was then 23 years old. Sabi ko sa sarili ko, it will never happen again. Gagawin ko ang lahat ng pagsisikap para magsikap sa buhay. And I make myself productive. I see to it na mayroong meaning yung buhay. At hindi puro sama ng loob at hinanakit. So, maging... Ibig sabihin, pag pinagyaman natin yung pag-unawa natin sa Bible, pagyamanin din natin yung ating pagkatao. Maging productive ito. Matigil dapat yung magiging paghihingi lagi. Dapat dumating ang time yung kamay natin nakagano na. Ano? Nag-aabot na, hindi yung lagi nakaganyan. Develop that, ano, that principle. Okay? Next.